Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me, Jerry Boy PG. Ang content ko today is yung nakakita ako ng baboy damo or wild boar na tumatawid sa main road. Pero bago yan, magkwentuhan muna tayo kasi mahaba tong tatakbuhin natin bago tayo makarating dun sa lugar kung saan ko nakita itong isang family ng wild boar. As in, may mga maliliit pa silang kasama. Kaya family sila. Mukhang nice din sila kaya late night na. So, i-insert ko na lang siya yung video clip dun sa part na sakto kung saan ko nakita. Okay guys, so ganito kasi marami kasi mga nagtatanong kumusta ba tong Poland? Ano bang question dito? Okay bang trabaho dito? So kung meron kayong mga thank you.
pinagkaiba niya nila kamahal yung mga wild animals dito. So magme-message na lang yung aming controller na dito sa park na to, area na to, so be careful kasi may mga wild boar dyan. Kaya aware na yung driver. Minsan kasi nakatambay lang yan sila sa tabi ng kalye kasi napakadami nila. Kaya akala mo yung tabi ng kalye, ano, tatanim mo ng gulay. Kasi parang ano yun, parang ibang tawag doon, inulaod. Yun doon sila nagbubungkal sa tabi ng kalye. Okay, so yan, nakita nyo na. So balik tayo sa kwento, nasaan na ba yung kwento ko? So isa ako sa namumroblema sa mandate contract. Yan, totoo po yan. Talagang problema po namin dito ngayon yan, mandate contract na yan. So related po kasi yan sa OEC. So kung magbabakasyon ka kasi, di ba, sa mga OFW, so alam naman po natin yan. Kailangan ng OEC kung babalik ka sa company pinagtatrabahuhan mo. So ang problema, kung mandate contract ka, hindi aprobado ng Polo OWA, so hindi ka mabibigyan ng OEC. Kasi lumalabas, hindi ka or hindi certified yung pinagtatrabahuhan mo na kumpanya. So sa case ko, okay yung trabaho ko, okay na rin yung sweldo ko, so hindi pa rin siya sapat para sa Polo OWA para mabilis na ma-approve or ma-approve yung company or i-certified yung company. Kasi ang sinasabi nila, napakaraming benefits ang hindi kasama dun sa mandate contract. So napakaraming benefits ang hindi namin natatanggap. At yun ang hinahabol nila. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya pinuforce nila na lahat is magkaroon ng employment contract. Which is, yun nga, bihira sa mga company dito ang nagbibigay ng employment contract. Although, sabi ng Polo OWA, may mga list naman daw sila ng company na mga nagbibigay ng employment contract at sumusunod din sa rules ng Polo OWA para ma-certify nila yung company. So, ang problema is yung bang mga company ito is fit ba dun sa mga skills namin. Katulad ko, sa akong bus driver, so yun ang medyo malabo. Okay guys, so hanggang dyan na lang muna ang kwento. Enjoy the rest of the trip guys. Enjoy the view. Yun, and bago ko makalimutan, kung may mga question po kayo sa kwento ko, you can write down your comment and sagutin ko po yan kung meron kayong mga katanungan.
Okay guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa susunod kong video. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe ka na please kung hindi ka pa nakasubscribe. Thank you. Bye-bye.